Hi guys! Ito nga po pala si Mayo and you're watching Mayo's Closet. And for today's video ay gagawa tayo ng pang-cleansing ng buhok. Lalo na yung mga rebonded, yung mga na-Brazilian ang buhok. At saka yung parating nagpapak-hair color gaya ko. So, para ma-maintain yung shiny ng buhok. At saka, para hindi siya mukhang parang stiff, na parang brittle, eh gagawa tayo ng pang-cleansing para maprotektahan natin ang ating mga buhok. Alam niyo naman na ang buhok ang nagpapaganda sa ating mga babae. So, ang ingredients lang natin ay napakamura. Actually, wala pa siguro mga 20 pesos ang magagastos niyo dito. So, yun nga lang. Kailangan yung tiisin yung amoy niya kasi medyo maasim siya. At gawin nyo lang ito mga beshiwa kung wala kayong pupuntahan the following day kasi para hindi kayo mag-amoy paksiw. So, yun na nga. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano gawin yung pang-cleansing natin ng buhok. Pero ang gagawin ko muna ay sasyampuhan ang aking buhok bago natin ilagay ang ating pang-cleansing. So, stick around at abang-abang lang mga beshiwap. Ako'y magbabli. Ito na nga, sasyampuhan ko lang muna ang aking buhok para maalis yung mga oily ng buhok ko kasi isang araw na hindi ako nalilig sa hapon, so madilig ako ngayong buhok. So medyo oily siya. Sasyampuhan ko na. Hindi ko ito bayad. Hindi ako nagpupunta ito, pero baka naman, head and shoulder. So yun na naman. Sasyampuhan muna ako, magbabalaw ng buhok at ako'y magbabli. Ginagawa mo! Hindi ko na kayo papahirapan pa. Diyan lang muna kayo mga beshi. Magsasabon lang ako. At ako yung magbabalik. Wow! Napakabilog ng aking mukha! Talaga naman tumaba na ako masyado. Kailangan ko na magpapahan. Ito po ang aking gagamitin. At hindi ko na magsasabon ng rose vinegar o ng crimson. Pero baka naman, char. So ito lang po yung gagamitin natin ingredients para sa ating cleansing. So ang panito is, sa isang sachet, dapat dalawang kutsara lang ng suka. It's either sukang puti or sukang brown. Char. So ito lang po ang gagamitin ko, ha? At ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Halo-halo lang mga beshiwap. So, stay lang kayo dyan. Gagamitin ang ating mga paraphernalia. Ito na. Ito rin. At kailangan natin ng gunting at ang pang-mix. Kailangan naman gamitin natin yung pang-mix. Hindi pwede pagkagalit ang ating mga roommate. Tubiot na yun. So, ito na po. So, dalawang kutsara lang po ng sugar tuloy. Ng suka. Lagyan ko na po siya. So, isang sukat, isa, dalawa, so, yun na po. Nakasya na po yan sa buhok, promise. So, ito na po, ito na. Yung suka. Kikita niyo guys yan. And then, ang susunod is yung ating conditioner. So, dapat isang sachet ng conditioner ang ilalagay para hindi masyado maamoy yung suka. So, ito na nga. Inilalagay ko lang. Wait lang. Char. Ito na. May naalala ko pwede. About sa ganito, i-check ako sa inyo mamaya lang ha. Para nalagay na natin sa ating buhok at habang inaantay na ma-absorb ng ating buhok ang ating cleanser na ginawa. So ito yung gamit ko para pang halo-halo. Hindi natin pwedeng gamitin ng gachoro. Ay naku, masasakal ako ng aking mga roommate. Ito lang. So, haluing mabuti mga beshiwa. Ayan na. So, hanggang sa makuha nyo, maging malapot siya.
And then, pag malapot na malapot na siya, isakan natin ilalagay sa ating mga buhok. At babalik ako sa aking pwesto. Wait lang ha. Okay, dito na ako. At nandito na ako sa aking favorite spot. So, ito na. Ilalagay ko na sa aking buhok ang ating ingredients. At huwag kayong makakon sa aking liki-liki. Medyo maitim siya ngayon. Hindi ko mana yung aking ginamit. Pero huwag kayong mag-alala. Mahalap tayo ng paraan para pumuti ulit niya. So, ito na. So, ganito lang susuklayin, nilalagay yung ating cleansing na suka at saka conditioner. So, lagay lang. So, ito. Saka, dapat pag sinabing dalawang kutsara lang ng suka, ha? Dapat dalawa lang o sobrahan. Ay, naku, ayaw niyo siguro magtrabaho na amoy suka yung buhok. So, ginagawa ko lang pag wala akong trabaho the following day or pag day off ko, saka ako naglalagay nito. Naalala ko yung French, yung ka-workmate ko dati. Ayun ako. So, pwede naman gamitin para mas mabilis yung kamay na lang. Ganito yun lang. Wala lang, feel ko lang kasi pa-arte-arte ang lola nyo. So, ito, ganito. Hanggang sa malagyan nyo. Make sure na malagyan lahat ha. Mga besh you up. So, ganito. Story time naman tayo kasi gaya ng sabi ko kanina, pag sinabing dalawang kutsara lang ng suka, dalawang kutsara lang, huwag ipilit. At saka isang sachet ng conditioner. So ang i-check ako sa inyo is yung aking ka-workmate. Itago natin siya sa pangalang Cherry. So si Cherry, lagi niya akong naririnig na nag-experiment ng kung ano-ano mga pampaganda at kung ano-ano pa diyan mga anik-anik. So, sabi niya one time, Ate May, what, ang ganda ng buhok mo na ginagawa mo, bakit ganyan? Sabi niya, wala lang Cherry. Yun nga, sabi ko, gumagawa ko ng cleansing, gamit ko ng suka at saka conditioner. So, yun, sabi niya, oh, sige, gagawin ko siya one time. Eh, lumipas ang ilang mga buwan, hindi niya siguro maalala. So, sabi niya, one time, naisip niya daw, mga lumipas na mga ilang buwan, naisip daw niya na gawin yun. Kasi nga, bagong rebonded siya, tapos nas parang brittle yung buhok. So, sabi niya, gawin ko bago ako papasok sa work. Sabi niya, ay, naku po.
Lukha-lukha ang baklita. Bumili siya ng isang sachet ng silver swan, sukang puti, at isang sachet ng conditioner. At nilagay niya yung isang sachet ng suka sa isang conditioner. Abang baklita. Papasok pa lang siya sa floor. Ang layo-layo pa lang niya. Naamoy, naamoy mo na yung amoy paksiw, naamoy paa. Na di mo maintindihan. Sabi namin, ano yung mabaho? Yung parang ano ba yun? Ang asim-asim. So, tumakbo ang baklita sa akin. Sabi niya, ate me! Akala ko, ate ayo! Sabi niya, bakit? Asim mo, cherry! Kasi, ginawa ko yung sinabi mo, pero bakit napakabaho, ate? Bakit? Ano yung ginamit mong suka? Bakit napaka-asim naman? Layo-layo mo pa lang. Amoy na amoy ka na sa buong floor. Nilagay ko yung isang buong sachet ng silver swan sukang puti, tapos yung isang sachet din ng conditioner. Loka-loka, naloko na. Ayun. Sabi ko, dapat dalawang kutsara lang ng suka, hindi isang sachet ng suka. So, ang ending, tiis ganda ang baklita hanggang sa matapos ang shift, hanggang sa makauwi, as in, napakaamoy ng suka. So, sabi ko nga, kung gagawin nyo ito, effective talaga siya mga beshiwa, pero gawin nyo lang ito if wala kayong pupuntahan. Kasi talagang mangangamoy suka kayo, as in, para kayong paksiw. So, yun na. So, dapat nakikinig ha. Huwag yung gumagawa ng sariling ko andyan. So, malapit na siya. Lapit na mga beshi. Beshi wop. So, abang-abang lang kayo dyan. At maya-maya, alisin ko na ito. At maliligo rin ako. Maya-maya lang. Mainit ng aking tubig. Okay guys, ito na nga after 30 minutes. Ako'y maliligo na. Baka sabihin nyo kasi buhok ko lang ang niligo ko. Hindi ka ang aking katawan. So, yun na. Mainit na rin ang aking tubig. At ako'y maliligo na. Maliligo. Para naman makita nyo ang magiging resulta ng aking buhok na nilagyan ng cleansing. Or cleanser. Or kahit yung tao doon. Char. So, ito na. Maliligo muna ako guys. Babalik ako after a few minutes. A few moments later. Hi mga Beshiwa! At ako yung nagbabalik at ito na nga, nakaligo na ako. Fresh na fresh. Parang fresh na ang nasinapya. So ito na nga. O oh, diba, sinasabi ko na inyo. Maganda ang resulta. Magiging shiny siya at magiging sobrang lambot. Magiging shiny siya na magiging malambot. Ano, diba? Wala kang glower, kaya ganyan lang tayo. Sobrang lambot na niya guys. At talagang shiny, shimmering, splendid siya. Oh, oh my God! Wow! Sana ka pa, wala pang 20 pesos. Wala pang 20 pesos ito mga beshi. Ang ganda ng resulta. Shiny siya, tapos malambot. So, gawin nyo lang ito twice a week para maganda ang maging resulta na yun yung cleansing sa buhok. So, again, maganda ito sa mga colored ang buhok, rebonded, at saka nagpa-Brazilian. So, hindi nyo na kailangan pabalik-balik sa parlor. Basta alagaan nyo lang siya ng ganito. Para magtagal ang inyong rebonded hair or Brazilian na buhok. So again, ang gagamitin lang natin is suka at conditioner. Again, dalawang kutsara lang ng suka. Hindi po isang sachet. So, ito ulit ang inyong beshiwa, Maya's Closet. At sana ay supportahan niyo pa rin ako parati at yan lang kayo sa aking mga practical at murang mga pampaganda. So, yan lang kayo mga beshi. Until sa susunod kong video.